1 hour later. Yan mga timbor, dito na tayo sa subdivision. Bale yun, nakita nyo yun, yung coaching yun. Yun yung tropa natin na AND. Susundan ko lang siya. Yan, ito pa, inakamotor. Yan, tropa natin yan. United Paranaque subdivision. Yan. Yan tayo, papasok tayo. Yan, mga tropa natin yan. Yan, mga yan. Ang gustuhan natin, sana magkasundo sa presyo. Para meron tayong bagong project car. Di ba mga katay po? BX200. Ayan siya. Bali, nirepaint ko na yan. Napinturaan ko na to. Ito. Ito. Ayan. Itong pinto. Ayan. Tsaka itong likod. Ayan siya. BX200. Ayan mga temper. Project car din natin yan. Vlog ko rin yung before and after niya. Ayan siya. Naliha na namin yan eh. Actually, ibabapping na lang siya. Wala na lang ibapping. Yan. Papakita ko sa inyo yan. Pag yung tapos na siya. Pag na-finish na namin yung pintura, papakita ko sa inyo yung itsura niya, yung kalalabasan niya. Yan. Project car din namin yan. 1 hour later. Ito na siya mga tempor. Ito na yung Rebo na dini-AY natin to. Bali, nirepaint natin yan. Yung likod, bumper, itong buong gilid, pininturahan ko yan. Dati kasi nakuha ko siya, kupas na kupas. Ito, halos walang kintab yan. Hood, fender, at saka bubong. Yan lang yung mga nirepaint natin dyan. Dini-AY natin. Ito, ayan. Ito, kupas yan. Ito, kupas, bumper, headlight, sobrang labo. Talagang dinitin natin to. Dito, medyo marami tayong ginawa. I-quick review lang natin siya. Ito na yung finish product namin. Nung gawa namin yan. Kanyo naman, yung mga kasama ko, gumagawa pa dun. Maganda lang sa kanya, mga katempor. Ito, BX200 gasoline. 2.0 manual transmission, all power na po siya mga tempo. Yun ang maganda sa kanya. Sa pagkakaintindi ko, ito top of the line to, tong Rebo na to. Kasi maraming variant kasi ang Rebo. Meron yang SR, alam ko yung top of the line dun sa 7K ang makina, yung SR, siya yung top of the line. Pero dito sa 2.0, ito ang top of the line, alam ko, BX200J, kasi safe. Meron na siyang cladding, ayan, makikita nyo, may cladding na siya. Kasi, ayan, BX200J, ayan, meron na siyang wiper dito sa likod, spoiler, meron na rin sa ito yung pabita na roof rack. Ayan, kaya ko siya nasabing top of the line. Kasi, natin yung loob. Ito, ang gusto ko sa kanya. Ito pa isa akin na gusto ko dito sa Rebo na to, mga katempo. Nakaano na siya, wood panel doon, dito sa window button. Ito rin, wood panel na siya. Meron kasing Rebo na hindi pa siya naka wood panel. Ordinary lang yung ganito niya. Tapos ito ang isa pa sa pinaka gusto ko dito sa Rebo na to. Ayan oh. Zigzag siya oh. Ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng texture ng ano niya ng
nung pinaka-cover nung ano niya, nung upuan. Pati yung sidings niya, yung zigzag. Parang sa Honda, mga tempo. Parang siya ng Honda na SIR. Parang ganun. Ganun yung datingan niya. Na legit na SIR. Ayan. May armor siya sa likod. Meron siya sa upuan sa likod pa. Itong sasakyan na to, mga Tempor, ang isa pa sa nagustuhan ko dito is sa ito yung likod niya, kakita ko. Ang dami makakaupo. Ang maganda sa kanya, pang pamilya, pang business, pang pamilya, pang outing. Pwede mo dito, makakaupo rin sila. Pwedeng tatlo, kung mapapayat, anim. Pwedeng apat dito sa second row. Bali, sampu na. Plus dun sa harap, na isa, dalawa, tatlo. Bali, 13. Kung mapapayat kayo lahat, 13 katao kasya rito. Tsaka ang maganda sa kanya, may aircon dun sa harap, may aircon din dito sa likod. Dual aircon siya, mga katempo. Kaya itong mga nandito sa likod, dito sa pwesto ko, yan dito, dito sa pwesto natin, hindi tayo maingitan dito. Kasi yan o, pinagawa ko, ang payat-payat ko lang, takto lang ang katawan ko. Meron pang dalawa, yan nakita mo. Dalawa pa ang kayang umupo. Siguro kung payat, kasi payat ko, pwede siya, anim. Pero kung medyo malalaki, katulad ng mga tropa natin, eh ano lang yan, apatan lang yan. Ayan siya. Yan ang gusto ko dito, mga katempor sa Rebo na to. TFI na po ito eh. Ang makina po nito. Pakita ko po sa inyo. Kaya hindi po kayo mahihirapan na i-maintain. Number one, ito pa, isa pang gusto ko dito, mga katempor, isa timing chain na rin siya. Katulad ng isa nating project car, yung Mazda natin, na Mazda 2. Ito yung engine niya, mga katempor. Oh. Ayos pa, bago battery. Dinetail din namin to, inayos namin kahit kapano. Linis namin yung mga ilali, tinanggal namin yung mga nanigas na mga dumi dyan. Ito yung makina po niya, mga katempor. 2.0 na gasoline. EFI na po. Tapos timing chain din po siya, hindi po siya timing belt. Kaya hindi po tayo mahihirapan or hindi tayo mag-aalangan sa maintenance kasi una-una, wait lang, big bike. Kung may ride yung kapitbahay natin. Ayun. Hindi tayo mahihirapan sa pag-maintenance. Actually, yung mga ganitong mga auto, pinaka-maintenance ba lang dito? Linis, aircon, change oil, yung transmission, gear oil, yun lang yung mga pa-check mo. Ito mga fluid, check mo rin yan, power steering, at saka itong radiator, yan lang po maintenance itong Rebo na to. Yun ang kagandaan sa kanya. Kaya ako na siya nasabing top of the line kasi meron po niyang mga Rebo na ganyan na sa variant niya po ha, sa variant niya na iba, katulad nung 7K ang makina, dalawa po kasi ang makina ng Rebo, mga katempor. Ang isang makina ng Rebo na ginagamit nila is itong VX200. Ito ay ano po to, 1RZ po to eh. 1RZ po ang makina yan. Ayan po, kung nakikita nyo. Hindi gano'ng makikita. 1RZ na gasoline. Gumamit din po ang Toyota Hiace nito na 99 model. Ayan, ilalabas ko lang sa screen. Ayan. Gasoline din po na ganito ang makina na Toyota Hiace. Actually, meron ako nun. Meron akong ganyang project car ngayon. Nakaabang lang yun. Papakita ko rin sa inyo yun. Yung nga lang, ang diferensya niya, yung gasoline na yun, isa carburetor po siya. Carb type po, yung ganung makina. Dalawa kasi yan, isang EFI, at saka isang carb type ang lumabas. Pero ginamit po yung size, yung carb type po. Dito, wala pong nilabas na Rebo. Kahit sa unang Rebo pa, walang lumabas na carburetor po. Lahat po yan EFI po siya. Itong variant na to, ito na yung sa pagkakaalam ko ang mataas, VX200, top of the line niya. Doon naman po sa isang variant, katulad nung GL na Rebo, 7K po ang makina nun. GL na Rebo, GLX,
isipin po yung GL isa power steering, power steering sa, pero yung bintana po niya isa manual. Di ganun lang po yung bintana niya. Hindi kagaya ng GLX na Revo na 7 yung engine. All power na po, pati window, power window. Tapos yung pinaka top of the line po nila, yung SR. Yung SR na nakaganito na po siya. Naka-cladding na yung SR nila. Halos ganito po ang itsura niya. Yung SR na sinasabi ko. Ganyan din ang itsura na malaki na yung headlight. Malaki na yung headlight. Tapos yung taillight niya, isa kung tawagin na yung pizza pie dito. Meron siya extension dito. Yun ang tawag sa kanya ng mga Pilipino. Tayong mga Pilipino may hiling magbansag talaga ng pangalan sa mga kotse. Yun po mga tempo. Bale, yun lang naman yung difference nila. Yun lang naman yung difference ng SR. Yung GLX, wala po siyang ganito. Flat lang siya. Parang ganito lang. Ito, sample nito. Ganito lang ang forma po niya. Ganito lang. Wala siyang cladding. Hindi na po rin ito, may cladding. Sa Revo po yan, ha? Sa Revo. Yan yung mga pagkakaiba ng mga Revo. Bawat bayan. GL, GLX, SR. Ito po, BX200. Alam ko, ito yung lumabas agad na ganyan na agad ng itsura niya. Ito, BX200J. Ito yung nagawa nila. Binabapping na po nila yung isa pa ating project car pa. Ito mga tempor, inaayos ko lang to eh. Dini-IY ko rin yan. Dati siya kulay ganito. Ash, sobrang black. Hindi mo na talaga makikita yung ilaw. Yan, sobrang dilim. Sobrang dilim talaga. Halos parang wala na talaga, hindi na tumatagos yung ilaw niya. Ang diskarte lang dyan mga tempor, liyain nyo lang to ng 2,000 grit. 2,000, liyain nyo na may tubig. Tapos, liyain nyo lang liyain. Ayantayin nyo kumatas yung parang dilaw niya. Pag kumatas na yung dilaw, ito yung parang pumuti na, kuha kayo ng rubbing. Ang ginagamit ko, Timeless at saka Sunblock. Kahit anong rubbing, pabapin nyo lang sa kanila, padaanan nyo ng rubbing, magiging ganito na po itsura nyo. Kahit po kayo, kaya nyo na pong gawin yun. Madi-DIY nyo yan. Lahat ng mga headlight, basta po mga plastic, katulad nito. Kasi po ito, plastic po ito. Mayroon kasing ganito na, ano po siya, bubog, salamin. Yun, hindi nyo po naninilaw po yun. Ganito po itsura nyo, papakita ko sa inyo. Ang luma. Ito po. Yan po yung sample nyo. Katulad nyan, papakita ko sa inyo yan kapag na ano na po natin yan, naliha, tapos napaputi natin. Finish na po natin yan. Ano po, okay na po siya. Balik alindog na, kahit papano, gumanda na yung pintura. Yan po, natin nyo naman, umayos na. DIY lang po yan. Yan po. Dito ko na po tatapusin yung video natin mga tempor. Don't forget subscribe, like and share. Suportahan nyo po sana tong channel ko na to. Bago lang po tayo nag-vlog, sana po masuportahan. And kung may mga comment po kayo, comment nyo lang po sa baba. Yung mga pwede po natin gawin. I-video rin po natin. Salamat po mga tempor. Peace out.